if it's very expensive. Okay. Yan po ang reason namin. It's a management decision. Don't worry, sir. We're looking for other ways, even cheaper ways of putting up a system. Kasi po, kung malalaman nyo, pareho lang yan ang online eh. Teka muna, sir. Sino yung tumatas ng kamay kanina? Yes. Ma'am, can we... Are you ano, lotto operator, lotto agent? Ano po? Teller. Okay. Sige. I would like to hear a reply from a teller. Pwede ba natin sila isa lang at state your name, please? Tungkol doon sa tinatawag na cancellation. So, being a teller, so meron kang alam. Good afternoon po. Ako po si Sinaida Salvador, 23 years lotto teller. Okay, saan po kay lotto teller, ma'am? Makati po. Sa Makati. Okay. Nagsalita kanina si Mr. Robles tungkol sir, sa cancellation. Yung mga previous years, meron po nangyaring ganyan kasi mismo ako yung nakakita nun. Yung isang checker sa accounting, nakita nga na meron parang gano'n na nagka-cancel pero yung naka-insert na ticket sa ilalim is not good ticket. Ngayon ang problema po namin, hindi naman po lahat. Ilan ang mga lotto outlets? Kumbaga, okay. Dapat hindi nila lahat. Good morning guys. So, ito nga meron ng lumutang na isang lotto outlet teller. So, yan siya yung magpapatunay na nagkakaroon ng hokus-pokus about dun sa cancellation. So, yari si GM nito kapag napatunayan ito. At kapag ito ay nagsasabi talaga ng totoo itong si Miss Sinaida Salvador. So, patay si GM nito. So, meron talaga patalang hokus-pokus na nangyayari dito sa PCSO. So, panoodin natin ang buong videong ito para malaman natin at kung ano yung sasabihin ni Miss Sinaida Salvador. Po lahat. Ilan ang mga lotto outlets? Kumbaga, okay. Dapat hindi nila lahat. So, you admit na meron talagang ganon? Meron na nangyari system. Noon. Matagal na yun eh. Mga nasa, alam ko na sa ano pa yun kami, Quezon City. How long was it, ma'am? Ilang taon na nakaraan? 2005, 2007. I think ganon. So, after 2005, wala na kayo alam na nangyari? Wala na akong narinig. Ano pero sabi nila, meron daw din pang nangyayari. May nagre-reklamo pa. Okay. Ngayon, ang ano ko lang po, hindi naman po lahat ng tellers ganon. Kumbaga, marami po kami. Kung lalahatin, katulad niyan, meron ako na, naranasan ko yun eh, 240. Ang sahod ko, 400. Minus 240. Diba? Ano na mangyayari? Bali, ang machine po ngayon, napaka-sensitive. Tapos meron pong mga, ano minsan may mga errors po na hindi namin kaya. Hindi namin kaya ang anuhin eh. Kumbaga wala kaming... Beyond your control. Wala kaming control doon. Katulad yung sa mga printer error, sa mga thermals, yung mga scanner error. Ang... Ewan ko kung alam na nila yun, yung loob ng glass cleaner, pag yun nalagyan ng alikabok. Pag once nagpasok ka ng card, pag akit ng alikabok, babasahin yung kung saan siya tumapat. Ganon minsan ang nangyayari dun sa mga ticket na binabasa ng ibang amount. Okay. And because of that, nagkakaroon ka ng cancellation. Opo. I mean, kayo ay, yung sinasabi kanina ni Ms. Javier, hinigpitan hanggang sa ma-terminate. Kayo sa kontrata. Nung nagtanong naman po ako nung nakaraan sa accounts, tinanong ko po yan. Ang sagot sa akin ay, yung one day po na, ay yung kumbaga pag lagi na lang daw nagka-cancel, yung sa cancellation naman po, medyo hindi naman sila, kumbaga, kami yung magsasuffer. Sa cancellation kayo po magsasuffer? Oo, magsasuffer. Na ibabawas po sa sweldo nyo? Bawas sa amin yun. Kasi hindi rin naman ikikerry lahat ng agent eh. Katulad nun, meron akong, kasi may mga GCs po ako ng mga tellers. Meron doon, 6,700 inabonohan niya. Meron 1,002. May mga records po ako nun. May mga... yun nga po, ang hirap po doon sa mga, yung printer error, yun ang hindi namin kaya. Pero yung kunyari, nagmamanual lang kami, magkakamali kami, pwede namin sagutin yun. Pero yung mga printer error, yung mga thermal error, ang hirap eh, hindi namin controlled. Wala kaming control doon eh. Okay. So, 23 years po akong teller, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganyang kalalaking ano. So, Mr. Robles, aware kayo doon?
yung sinasabi po ni Miss Salvador, yung mga bagong-bago po yung ating PLS at we have referred the matter to them. At yung pong mga sinasite namin po ay nakadokumento po which prompted us. Yun pong sinasabi nyo ay we will have to look into yung isolated cases na yun. Pero ang nakita namin talaga, without even checking yung maliliit po, yung wholesale cancellation po. Yung po ang meron po namin nakita. We got the top 10. Tapos nangyayari lang po yung cancellation sa 2D and 3D lang po. No kung, po. Kung may, kung, well, it's arguable. Pero yung pong tinignan namin, ang majority po lang, nakita nyo 6 digits, hindi nagkakamali. Meron po yun eh, yung tinignan namin, bakit ka nagkakamali sa 2D and 3D? Sa 16, hindi ka nagkakamali. Wala ho, 0 ang 2D, 3D. Kasi humalaki ho ang premium ng 6D. Hindi ho kayang labanan yun. Yun ho ang naging explanation over the years. So yun ho talaga ang naging reason namin. Yung mga, kita nyo, 14,000 yung cancellation, 9,000 yung pumasok. E, paano naman ho yun? So yun ho, indicative na yun eh, na yung ng 4D tsaka 6D hindi nagkakamali. Eh, bakit doon namumukod tangi lang ho? Sige. Doon sa 2D and 3D. Ms. Xavier? GM, may we suggest po na yung mga grabe po yung cancellation, di dapat po yun sila ang tiniterminate at saka po sila na lang po yung binablock, pero wag naman po yung lahat kasi yung mga iba naman po talaga kami ho, takot at takot kami ngayon mag-cancel po. Ihilingin na lang po namin sana na kung may kasalanan po yung isang agent, dapat po ipatawag siya kasi nagsasuffer po yung karamihan dahil po dun sa kanilang kasalanan. Tama, I agree with that, Mr. Robles. So, yung sabi nyo kanina, identified nyo, yun ang yun din daw yung sabi mo yung lugar at mga lotto agents na palaging nagkakaroon ng cancellation. Then, yun dapat ang ipatatawag nyo, yun dapat ang i-terminate nyo yung kanilang kontrata. Bakit yung 2,000 na damay? Hmm. Ito po, sample. Ma'am. Sample. May sample, ano po yung sample nyo, ma'am? Ano po ito, ma'am? Sample po yan ng mga tickets na hindi namin makancel kasi nga dahil nga po sa ano, yung walang cancellation. Eh, ang problema po dyan sa scanner. Scanner, okay. Yes, hindi ko maintindihan ito. Alam ba ba? Yung ang taya sa 310, ang taya lang dyan is 10 pesos. Nagiging siyang 310. Binabasa po yung, wala naman siyang nakaguhit, pero binabasa yung 300. Ah, ganun po. So, ito po naman yung sa scanner. So, scanner ang ito, may problema. Oh. So, kunyari, ang taya mo is, magkano ulit ang taya? Ang taya ay 10 pesos lang. 10 pesos? Diba? Dalawang 10 yan. Yung isa naging 300. Okay, dalawang 10. Opo. Hindi, 210 yung isa. Opo. Ay, bali, ano po, parang may binasa siyang isang 300, isang 200. Ito naman po yung sa printer error. Ay, sa thermal error. Printer error din, kasama na sa thermal. Okay. Na ayaw tanggapin ng customer kasi punit. Pero good ticket naman sana siya. Kaso lang punit, hindi tinatanggap ng customer. Bakit na po na punit? Sa thermal po. Sa thermal? May mga thermal po kasi. Kahit na siguro ako mananaya, pag nakita ko punit, huwag ko tanggapin yan. Eh baka mamaya, pag nanalo yung ticket ko, eh mga baba invalid. So again, eh maging cancellation niya. Ay, yan. Sagot na namin. Kumbaga, babayaran. Kakainin namin. Nyo na yun. Oh. Laban na lang. Yan ang mga legit na cancellation. So, maraming dahilan. Yung sinasabi niyo po, naintindihan ko kayo, Mr. Robles, may mga gustong rumakit, gustong labanan, nagigirila kung tawagin, against PCSO. Okay, legit yun. Dapat yun ang mga parusahan. Huwag yung mga talagang honest to goodness na pagkakamali na hindi nila beyond their control. Tulad nun yung... Tsaka po, ano, yung kumbaga bigla kasing nagkaroon ng cancellation, wala man lang leeway na pwede kami tumawag. Kunyari, may cancel kaming malaki. Pwede sana namin itawag sa hotline. Kahit pagtawag sa hotline, wala eh. Makorek? Wala eh. Okay. Ayun, binigyan sana silang leeway o pagkakataon na para maayos yung problema tungkol sa cancellation. Kasi ang nangyari, kapag wala ng lunas right there and then, silang umabono. Tama, ma'am? Po. Kami po. Kayo umabono? Hmm. Tulad nito, yung sa, ang may problema yung printer, yung pagbasa ng printer. Oh, cancellation yon. Eh, sila nag-aabono. Siyempre, sabihin ng mananaya, eh, hindi naman yan tinaya ko. Bakit nyo ako bigyan ng ganong ticket na mali? Of course. Cancel na yon. Kasi sabihin ng tao, hindi ko na ituloy yung
laro ko. Abono sila. So yan dapat ang i-correct ninyo, hindi yung i-correct by way of terminating their contracts. Ay, hindi po termination yung po. Ang ginawa namin, ni-stop po muna namin yung reimbursements, cancellation process namin. Kasi na yun hong with a large volume po, kung 500 to 600,000 a day po, very telling po yung kasi po ulit. Pero you're right, we will, in fact, yung mga legitimate concerns like oversensitivity, we forwarded it already. I know. Yung nga sinasabi kanina, masyado kayo naghihigpit until such time na ginawa niyong rason, yung paghihigpit, na hanggang sa ma-terminate sila. Di ba, Ms. Pauline, sinasabi niyo, Ms. Javier? Mr. Chair, hindi po. We cannot coexist without the traditional dahil marami pa rin ho talagang nasa traditional. In fact, iba po ang market ng traditional. Iba rin po yung nag-online. I understand. Kaya nga po, sir, if I may, there is always a different market for the online kahit po sa ibang bansa. The traditional, the over-the-counter po is always there. Kasi po ang nature po ng mananayatin is very superstitious po yan. Suki-suki po yan. So we understand that. But we will seriously look at the problems po ng mga legitimate cancellation. Yan po, I will promise you po, after this we will have to sit down on that. Maybe we put a cap on saan ang pwedeng... And then if you were to ask me, Mr. Chair, yung mga cancellation na beyond their control na may problema ay PCSO, dapat ma-refund, ma-reimburse yung mga nag-abono. Ibalik yung mga pera nila. Kasi karamihan sa mga teller ay nag-abono. Kasi hindi naman nila kasalanan eh. Bakit hindi? Now, Mr. Chairman, sino ang provider ng system sa Lotto Outlets? Ito sa joint venture po. Ano pong pangalan? Ah, it's a Pinoy Lotto. So yung joint venture. Yung lot, yung physical Lotto outlets, yung sinasabi nila na may printer, magbibigay ng thermal paper, ang provider niyan is Pinoy Lotto. So dapat ina-assess din ninyo siya anong performance ng kanyang system, kung punit ang thermal paper, yung dust ay nag-accumulate, nasisira yung pagbasa ng mga QR code or whatever, mga 10 pesos, 300 pesos ang lumalabas, software problem yun. Mm-hmm. Is that your responsibility as PCSO or as a provider's responsibility? Well, yung papers po, if that is defective, then we are to blame. Pero again, kung hindi naman po yun ang reason, we have to look into it if it's really the paper. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman po across the board yung nakita namin eh. Very specific areas po. Eh. Ang alam ko yung meaning nyo, Mr. Robles, ng nakita ninyo, you siguro you looked at your computerized systems, yung online ninyo. Pero ito yung mga reklamo hindi nyo makikita eh. Yung punit yung papel, mali ang pagka-print. Ang nasa lahat, di na nila rin report eh. Hindi nyo nakita yan sa main office ninyo. Imposible na. Pero now na nalaman nila na alam na ninyo na marami palang nagtitiis na lang, inaabsorb na lang yung loss kasi there is no effective reportorial system, you must put one in place, require it from that provider, Pinoy Lotto. Pinoy Lotto? Dapat galingan ni Pinoy Lotto. Tapos dapat may feature naman ng immediate cancellation. That should be a feature. The immediate one, yung pagka-place ng bet, either hindi nagbayad yung tumaya o whatever, dapat may feature na cancellation of the bet. Software. May reason. At binigyan na reason. Oh, bigyan na reason. Malagyan ng menu of the reasons. Yes. I mean, hindi pa software lang po. Hindi pa software. Parang sa kayo, hindi na mag-abono yung mga teller. Pacific Online Systems Corp, you know how to write code, di ba? I mean, can that be done? Yung Pinoy. Hindi, pero okay, I'm asking them kasi online betting din sila eh. That's code. Madali lang yan sa code, right? Yes, Mr. Chairman. Huh? Pwede po siyang additional. Yeah, you can give a grace period of 2 minutes. Meron siyang 5 minutes na... Oh, 5 minutes? Grace period? Dati po sa traditional system. Yeah, di ba? I mean, tinatanong lang kita, not as the ano, but parang as someone in the business, di ba? Parang kayang gawin yan, no? It should not be insurmountable, di ba?
Yes po, also, 100%. Ganun lang siguro, Mr. Chairman, to the PCSO family, itrato niyong pamilya din ninyo itong mga outlets natin. Ngayon lang ba sila nagkaroon ng tayo makasalita, na makasalita na narinig ninyo? Wala ba tayong regular ano? Wala bang, na hindi na, wala na intervention ng Senado? Wala bang regular ano kayo, stakeholders forum or summit, whatever? Acknowledge AGM, Liz Gaboy, siya po ang head ng aming branch operations. He's been here for the longest time. Go ahead, state your name. Sir, I'm Remelisa Gabuyo, the AGM for Branch Operations Sector, handling all the lotto agents po. Sir, kami po in partners po sa kanila. Lahat po ng concern nila, last December po, lahat po ng branch managers natin, nag-meeting po sa kanila para to address po lahat ng mga concerns nila. Please understand that we are transitioning to into a PLS. So lahat po kami, October po nag-start yan, marami po kaming naging challenges. So ngayon po, we are, opo, October lang po. So we are very sensitive po, that is right. Pero po yung sinasabi nilang concerns nila, in-elevate na rin po namin yun sa JV Lotto. So we are addressing po that okay, one. Po. Okay, thank you. Now, doon ako sa nagbumangkang kawawa yung mga teller. Ilan na po sa inyo po monitoring ang na-cancel dahil ang pagkakamali ay sa printer, ang pagkakamali ay sa system? Reported lang po nila ngayon sa amin yun eh. Siguro po may mga na-receive na po kaming mga about mga 25 lang po na sumusulat sa amin for their concerns na ganun po. Pero isn't it right? Tama si Senator Coco Pimentel, na-evaluate niyo po yung provider niyo, yung Pinoy, anong pangalan nun? Yes, sir. Sir, oh, we already... Kung kinakailang sibakin niyo yun at magpaano kayo muna, magpa-bid kayo ng bagong provider. Sir, we already wrote din po regarding these concerns and po. And what was their answer to the letter you sent them? Wala pa po kaming ano na-receive na ano po. Eh kailan kayo sumulat sa kanila? Parang 2 weeks ago po, sir. 2 weeks ago lang? Matagal itong problema to? Ang cancellation nag-start ng... November po nag-start yung cancellations. Oh, November 30 po. Okay. Ma'am, regardless kung magkanong amount, basta yung na-cancel yung ticket dahil sa computer system, kasalanan po ng Pinoy, pangalan niya ulit? Pinoy Lotto po, JV Pinoy Lotto. Pinoy Lotto at kasalanan po ng PCSO, gusto ko po ma-refund. Basta't valid, pag may mga kopya sila ng mga ticket, pinakita sa inyo, i-refund. Wala na pong cheche-bureche, gusto ko po ma-refund. Magkano ang sweldo ng mga teller? Below minimum, kung minsan wala pa sa minimum. Pagkatapos, dudugasan pa. I-refund. Hindi ako papayag. Oh, 400 pesos a day, tapos mag-abono sila 500. Diba? Refund po. Hindi ako papayag. Lahat ng mga teller na nag-abono dahil sa kasalanan ng Pinoy Lotto, magpakita kayo ng ebidensya at kailangan i-refund. It doesn't matter kung yung Pinoy Lotto mag-refund o yung PCSO. Sige po, we will take that in consideration, lalo na kung valid talaga. Kaya nga po, sinulatan namin, we have to check kung totoo yung oversensitive, kasi maaari nga naman po talaga. Sir, so, sir, we will just allow us po to do the processing lang po, kasi maaabuso din po. Ganyan po yung nangyari nung nakaraan po. I understand, of course, sir. Pero kaya sabi ko nga, magpakita lang sila ng ebidensya na yung cancellation ay pagkakamali ng Pinoy Lotto at ng PCSO na walang kinalaman sila. Opo, we will determine that po. We'll determine kaya, that once po. It's determined, kailangan i-refund sila, yung mga teller. Kasi sila po yung tinatamaan, sila po yung nag-abono. Yun po yung point ko rito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay?
So tama naman talaga dito si Idol Rapid Tolpoy. So kung makikita nyo sa pagbumibili tayo ng PCSO ticket, so sa mga lutuhan, kapag nagkakaroon ng cancellation, ang nagbabayad ay ang mga teller kapag may cancel. Kasi syempre naka-input na yun sa computer na nabili na, so babayaran talaga. Ang malupit ito, kinakaltas pala yun sa mga teller. So yun lang guys, and follow pa tayo sa mga more videos natin dito sa PCSO, at tutukan natin to guys para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyayari dito sa PCSO, kung karapat dapat ka ba talaga bang tumaya sa PCSO or hindi na. So yun lang guys, and good luck.